guys, welcome back to my channel and thank you so much for tuning by guys. And today's video, wala nang paligoy-ligoy pa, is gonna be 25 facts about me. Guys, nabubulol ako dun sa facts na yun. But it's 25 facts about me. And guys, what is facts? Facts guys is anything about me that not totoo. And either experiences or what I like, anything about me na totoo. So sasagutin ko siya ngayon. You probably may know it, but today I'm gonna go share it with you guys. And wala nang paligoy-ligoy pa, let's go do it. Let's go get the intro and get started. Guys, number one facts about me. My first name is Karen May. So guys, hindi siya pinag-isipan. So very random. Yung pangalan ko is nakuha sa pangalan ni Karen Carpenter because nung pinanganak ako is the song is Top of the World by Karen Carpenter. And then May, I just get it from my birth month, which is May. Guys, hindi siya pinag-isipan ng parents ko kasi nga, yung dalawang sinundan ko, both girls. And kala nila guys, lalaki na ako. So, parang ready yata sila sa name ng lalaki. Ayun, guys, hindi talaga siya pinag-isipan. So, Karen May. Ngayon guys, problema ko, natatag ako sa mga memes ng about parents. So, kasalanan na ng parents ko guys. Kaya, natatag ako doon at na, but it's fine. I am okay with it. But, guys, that's my first name is Karen May. Number two, guys, bakit Eneng Negrita yung pangalan ng YouTube channel ko? Kasi nga, yung Eneng is my mom's endearment to us. So, my sister and I, my mom called me Eneng. Called us Eneng. So, that's her endearment to us. If you guys have, your parents has endearment, to you, that's my mom's endearment to us, which is Eneng. Negrita, kasi nga guys, basher yung mga kapatid ko. So, lagi nila akong tinutokso na maitim. So, yun, that's because of my color, my skin, that's why Negrita. So, Eneng Negrita is because of my mom's and then my color of my skin. And number 3, I was born May 27, 1991. Guys, 30 na po ako ngayon. So, but I was born May 27, 1991. I am a Gemini, which is a twin, both good attitude. So, there's no bad thing about Gemini, guys. They said it's a split personality because it's two different personality, but it wasn't. All Geminis are good. And that is a good sign and also jack sign. That's for me. And number 3 guys, my birthplace is Quezon City, Philippines. Pinanganak po ako sa Quezon City, Novaliches, exactly sa may Sauyo guys. Hi sa mga kababata ko dyan sa Sauyo, yung mga kalaro ko nung ako'y bata pa. So doon ako guys lumaki sa Sauyo, pinataba ako at pinalaki. Kasi nga, lumipad kami ng Bulacan, guys, when I was 12. So, dun na ako, guys, talagang namulat na dun na ako, guys, tumaba talaga. Dun na ako pinalaki, literal na pinataba, pinalaki ng nanay ko at tatay ko sa Bulacan. But, I was born in Sauyo, Novaliches, Quezon City. And, I have 3 siblings. Apat kami. So, I was the 3rd one. Pangatlo po ako sa babae. Pangalawa sa bunso. But I have a brother. So, 3 girls and 1 boy. Ako po yung pinakamabait sa kanilang, sa aming magkakapatid. Panigurado guys, magre-react yung mga kapatid ko dyan. Kaya, bahala kayo sa buhay nyo. So, but guys, tell you the truth, I love my siblings. Kahit na we have yung dalawang sinundan ko, which is they are 12 and 10 years apart. So my sister is 43 and then the other one is
42 and then other one is 43 and then I was 30 and then my brother and I are very very close. So even though na malalaki yung age gap namin, sobrang close kami guys. Kahit na ano mangyari, kahit na minsan hindi kami nag-uusap guys, talagang kung kailangan nila ng ano backup, nandiyan talaga kami guys. Kaya I love you ate, I love you Ogs. Sa mga ate ko diyan, I love you, shout out. And guys, number 6 fun facts about me is my height. My height is 5'2". Sabi ko guys, 6-footer ako sa aming magkakapatid. So, I was the tallest. Magre-react na naman yung mga ate ko dyan. Talaga naman. So, I was the tallest of the girls in my family. So, kung dito sa Amerika guys, ako yung maliit ako, but back home, I'm a 6-footer. So, watch out. Dahil matangkad ako sa Pilipinas, hindi nyo lang alam. Number 6, yung dream job ko guys, or I wanted it to grow up with, is to be a NASA engineer. I wanna be an engineer guys. Malaki talaga yung, ano, yung pangarap ko sa buhay. Hindi naman ako ganun katalinuhan guys, but yung pangarap ko, matangkad pa sa akin, kananyo. But yes, I wanted it to be an engineer, kaso nga lang guys, hindi ako pinalad maging engineer, but masaya naman ako sa work ko ngayon, guys. Even though na hindi talaga siya para sa akin. Yung pagiging engineer, hindi talaga para sa akin. Dream ko lang yun. Kasi nga, fascinated ako sa mga machines, sa mga robots, and all those stuff. So, that's why I wanted it to be an engineer. So, same thing guys, this is another question from the my story last time. What is my first job here in the state? So, when I came over here, host ako guys, host/cashier. Hostess, kasi nga babae, hostess/cashier. Guys, hindi yung hostess na iniisip nyo ah. Iba yon. So yung host dito guys, yung hostess dito sa Amerika is yung ano, yung greeter guys pagka pumunta kayo sa mga restaurant, yung nagdadala sa inyo sa mga table nyo. So yun yung hostess dito sa Amerika. Iba yung iniisip nyo guys. Purahin nyo yan. Same thing, it's another question. Guys, now yung what is my job here now in America. So guys, I'm a lead associate of operation. So basically guys, assistant manager siya sa banko. So yun yung trabaho ko ngayon guys dito sa America. So hindi siya ganun guys, maganda lang siya pakinggan, pero yung sahod noon at saka so guys, maganda lang siya pakinggan pero hindi talaga siya hindi siya ganun kamahal ang sahod. So, another question. How is it living here in US? Guys, sa totoo lang, mahirap. Sobrang hirap mabuhay dito sa Amerika. Kala nyo, nasa Amerika ka, mayaman ka na kasi nga dolyar yung, ano, yung sahod nyo. But, guys, tumaan din ako sa maraming pagsubok dito, ah. Sobrang hirap. Kasi nga, so, naiiyak ako, guys. Kasi nga, ano, mag-isa lang ako dito. Naiiyak ako. Ano ba yan? Yun nga, sobrang hirap ng buhay dito. Kasi nga, magkakasakit ka, sarili mo lang. Tapos, pagka lahat talaga, kailangan mo matutunan. Kailangan mo matutunan mag-drive. Kasi nga, walang tutulong sa'yo dito. Kahit mga Pilipino, guys, hindi ka nila tutulungan dito kasi nga may mga sarili silang buhay dito. Hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Talagang, ano, mahirap. Mahirap ang buhay dito. Malaki lang yung sahod, oo. Kasi nga, pag kinonvert mo sa pesos, talagang malaki. Pero yung bills, sarili mong bills, mahal. Yung renta dito guys, nuknuka ng mahal. Kung kaya karamihan dito guys, talagang either 2 jobs, 3 jobs. Ako guys, nag 3 jobs ako dito kasi nga,
sobrang ano, sobrang mahal. Kasi nga may yung pamilya ko din, may pamilya din ako sa Pilipinas. Syempre, umaasa din sila sa akin. Plus yung sarili ko pa dito, yung renta ng bahay, Diyos ko, magkano na? Siguro mahigit 1,000 kung isa lang yung trabaho mo. Talagang ano lang, mapupunta lang lahat talaga guys sa ano, sa bills yung ano, yung pagtatrabahuan mo. Number 12 is another question from my day last time is, what do you miss about your country? Guys, ano pa ba? Siyempre yung pamilya ko. Siyempre yung number one kong mamimiss yung pamilya ko. Namimiss ko na yung nanay ko, yung tatay ko, yung sabay-sabay kami kumakain, pinagluluto kami ng nanay ko. Pag may sakit kami, todong alaga yung nanay ko sa amin. Yung hindi na ako maglalaba pagka weekend kasi yung nanay ko yung naglalaba. Siyempre yung mga pamangkin ko din. Kahit na maliligalig yung mga pamangkin ko, syempre namimiss ko din yung mga yun. Lumaki din kasi sa amin yung mga pamangkin ko. Kaya syempre namimiss ko din sila. But other than that, I miss food. Fish, seafoods, I miss all the foods back home. And syempre guys, namimiss ko yung may mga nakakausap akong Tagalog. So guys, gustong-gusto ko talaga pagka nakakita ko ng mga Pilipino kasi nakakapag-Tagalog ako. Yun yung namimiss ko kasi dito guys, bihirang-bihira ka talaga makakita ng kababayan mo. Which is, especially here in Arizona, it's just so rare to see Filipinos here in Arizona. And if I saw Filipinos sometimes, hindi sila guys nagtatagalog, feeling Inglesera, kala mo naman kung sino. Feeling Americano at Americana, sunog naman. But guys, yes, hindi sila nagtatagalog. Bihirang-bihira yung mga Pilipinong nagtatagalog dito sa Amerika. Hindi ko alam kung ano yung word. Medyo weird, but gusto ko yung chicharon na sinasaw-saw sa ketchup. Guys, masarap yun ah. Ewan ko kung natry nyo na yung chicharon na sinaw-saw sa ketchup. Inuulam ko yun dati. Yung ate ko yung nag-introduce nun sa akin, si ate. Ate Ta! Yung dati, kasi hindi, normally suka yung sinasawsawan ng ketchup, ng chicharon, but yung ate ko, siya yung nag-introduce nun sa akin, and inuulam namin siya sa kanin, which is kung sarap guys. Try nyo, comment nyo sa baba kung na-try nyo na, or willing nyo i-try, or ano yung, kung na-try nyo, and give me your feedback if it's good. Nung teenager ako guys, ang size ng bewang ko is 48. So, talagang literal na pinataba kami ng nanay ko. Nung teenager ako, sobrang laki ko guys. Ipapakita ko sa inyo yung ano, yung picture ko noon. But yes, it's my waistline is 48 when I was teenager. Lagi ako nabubuli, guys. Diyos ko, kala mo naman yung mga body shamer dyan. But, nagpursige talaga ako, guys, na ano, na mag-diet, mag-exercise, na maging active. Because, nasa lahi namin yung ano, yung high blood pressure at saka sakit sa puso. Ayoko naman na wala akong gawin, na ma-inherit ko lang siya. And kahit papano, inalagaan ko talaga yung sarili ko, which is nag-diet nga, nag-exercise, so I can lose my weight. So guys, just sabihin ko lang sa inyo, yung mga nabubuli dyan dahil sa katawan nyo, who cares? Masarap kaya kumain mo. And mahalin nyo kung ano yung gusto ninyo, and if you think that is okay, then do it. I don't care, and to all those people that judge you, just ignore them. You are beautiful who you are. 15, tea or coffee? That's another question. Guys, hindi ako umiinom ng kape or tsaa. So, I like juices, especially lemonade. That's, yun yung pinaka nagugustuhan ko ngayon is lemonade. Other than that, I don't drink coffee, I don't drink tea. And gusto ko din guys yung boba.
Boba, Taro Bobas. Paborito ko din siya, guys. Kung bibilan niyo ako, wag nang kape, wag nang tsaa. Juices na lang, which is lemonade, apple juice, grape juice, anything juice, but and then bobas. Anything with bobas, but ayoko na ano, ng ano ba yun, yung milk tea, guys. Ayoko din nun. But, taro boba. Yung parang ubi siya, guys. Ube boba. Yun nga. Gusto ko yun. Least favorite food. Ayoko, guys, ng pasas. Iyo, kadiri. Ayoko yun. But I will eat it if it's there. I will eat it, but yung bibiling ko siya, guys, ayoko. Ayoko talaga. Hindi naman ako mapili sa pagkain, but ayoko ng pasas at saka olives. Yun lang yung dalawang hindi ko kakainin. But anything else, I will eat it. Hindi ako picky, guys, kahit anong ihain nyo. Masarap ako, guys, bisita. Kaya bisitahin nyo ako kahit ano lang kakainin ko. Hindi ako picky, guys. So, other than those two, kinakain ko naman siya, guys, kaso nga lang hindi ko siya bibilhin para kainin. So, yun yung morning person. I like waking up very, very early. Even though I am I sleep late at night, I still wake up the same time. My body clock ako, guys. I always wake up at 6 or 5:30 in the morning every single day. Like today, guys, anong oras sa amin natulog ka? Gabi, alas 12 na. But I still wake up at 6 in the morning today. I rather be early than late. Sabi nga nila, guys, early bird catches the worm. So I rather be early than late. I never watch Star Wars, Lord of the Rings, or Harry Potter. Guys, hindi ko siya talaga gusto, nabobored ako. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo, comment down below kung fan kayo ng Star Wars, Lord of the Rings, or Harry Potter. Hindi ko talaga siya, guys, napanood even one series. I tried to watch Star Wars sa Disney Plus few months ago when we still have it. But guys, first episode pa lang naboborlogs na me. So nakakatulog ako. Guys, ang boring kasi, hindi ko siya talaga maintindihan. Ewan ko sa inyo, guys. Ewan ko sa iba dyan kung bakit nyo nagugustuhan. Guys, comment down below why you guys like Star Wars or Lord of the Rings or Harry Potter. Hindi ako masyado sa matamis. Chocolate, hindi ko gusto masyado yung chocolate. Cake, I don't like cake. Especially their frosting. No, I don't like it. It's too sweet. But my favorite, if I'm going to choose, will be cheesecake. Cheesecake or ice cream. Those two is my guilty pleasure. Any days of the year, even sa winter or summer or any time of the year, I will eat ice cream. Even kahit na, guys, na nanginginig na ako sa ginaw after, I will eat it. Guys, I love cooking. So, guys, I really do love cooking. I don't know why, but for me, it is not a job. Every time I cook, it's like all day or for the whole family or parties, anything. I love to cook. Sabi nga nila, guys, hindi daw ba ako napapagod pag nagluluto kasi minsan pagka nagpupunta kami dun sa bahay or meron kaming event for Ronald's family, nagluluto talaga ako for them. And hindi, guys, natutuwa nga ako pagka nakita ko sila na nagugustuhan nila yung pagkain. Yun, guys, yun talaga yung pinaka-rewarding for me, which is when I cook for people and they loved it. And it just like all my work pays off if they like the food that I made. How long I've been in the States? So I have that question from my story. If you
days ago. So, how long I am here in the state? Guys, 10 years na po ako dito sa state. Lumipad po ako dito noong May 11, 2011. So, 10 years na guys. Sa 10 years, tatlong beses pa lang ako nakaka-uwi or dalawa pa lang pala. Dalawang beses pa lang ako nakaka-uwi sa Pilipinas since. So, hopefully soon I can go back and see you all. And number 9. Same thing guys. This is another question from the my story last time. So, guys, my favorite food is Filipino food. My favorite food is paborito ko guys, nilaga at sinigang. Pati din menudo. Yung tatlo na yung paborito ko. Lalo na pagka yung sinigang guys, sobrang asim. Yung maasim na sinigang. Tapos merong kausaw-sawan na sile at saka patis na may kalamansi. Guys, talo-talo na yun. Kailangan walang diet yun pagka ganun yung ulam. Tsaka nilaga guys, lalo na pagka maraming-maraming saging na saba. Yung paborito kong nagluluto na nilaga guys, yung lola ko. Kaso wala na siya ngayon guys, pero ang sarap nun guys mag-nilaga ng lola ko pagka talaga pumupunta ako sa bahay ng lola ko nung buhay pa siya. Sa Pilipinas pa ako. Lagi nung tinatanong ko anong gusto kong ulam, lagi kong nire-request is nilaga. Ang sarap talaga nung nilaga niya. Tapos pinapauwi niya pa sa akin yung tira noon pagka pumunta ako sa nila tapos uuwi ako. Talagang pinagbabalot niya pa ako ng nilaga kasi nga paborito ko yun. Tsaka minudo, lalo na yung minudo ng nanay ko. Namimiss ko na talaga yun guys. Kahit anong gawin kong luto sa minudo, kahit na ibigay sa akin ng nanay ko yung recipe niya, hindi ko talaga makopya-kopya yung recipe ng nanay ko sa minuto. So, yun guys yung pinaka-paborito kong pagkain. Medyo nahuhumaling din ako ngayon guys sa Thai food, yung mga spicy food. Ayun, medyo nahuhumaling din ako ngayon dun sa mga spicy food. The best is always the Filipino food for me. I think you guys will agree to that. So, guys, that is my number 20. Number 22. Number 22, I guess. Guys, I lost count. So, I guess it's number 22. Guys, medyo nahuhumaling ako ngayon sa spicy food. So, before, I don't like spicy food. But now, I like it. I am getting obsessed about it. I loved it. Kahit guys, yung adobo, minsan hindi naman talaga siya maanghang. Pinakaanghang ko talaga siya guys. Minsan hot sauce or chili flakes. Especially chili flakes guys. Na-addict ako sa chili flakes ngayon. Ewan ko guys, ngayon ginaganahan ako kumain pag maanghang yung pagkain ko. Kahit nga minsan hindi na kailangan ng sausawan, nagsasausawan pa ako na nilalagyan ko siya ng maraming sili. Which is, I don't know why, but I like spicy now. Before I don't. I hate being late. I don't like late people. I don't like being late. Naiinis ako guys pagka may mga late. I hated it. Kasi guys, syempre yung time ko is very important. So is the other person. Kung mali-late ako or mali-late siya, guys, paano na, time is gold. So, imbis na marami pa akong magagawa dun sa time na iintayin ko sa taong yun. Just na waste lang dahil sa pag-aantay sa kanya. Imbis na nakapagluto na ako or nakapag whatever what I need to do. Siyempre mag-i-stop ako na ang gagawin ko dahil lang dun sa tao na yun. Tapos pag-aantayin ako. Siyempre di ba nakakabwisi. So, yun guys, naiinis ako sa mga taong late. Sabi nga ni Ronald guys, lagi niyang sinasabi sa akin, if you are early, you're on time. If you're on time, you are late. So, which is I always remember.
So Ronald always remind me that saying. My proud moments, guys, is nung nabilan ko yung nanay ko at tatay ko ng sarili nilang bahay, guys. Hindi naman sa pagmamayabang, guys, ha. Yun talaga yung proud moments ko. Kasi nga, nabilang ko yung nanay ko at tatay ko ng bahay. Guys, hindi nakapangalan sa akin yung bahay. Nakapangalan talaga yun sa nanay ko at saka sa tatay ko. They never owned anything on their name for both of them. Yun yung pinaka reward ko para sa sarili ko na nabigyan ko ng sariling bahay yung nanay ko at saka tatay ko. They deserved it. And they worked really hard to raise 4 kids. And nung nakapunta na ako dito, guys, talagang pinursige ko yung sarili ko na mag-ipon para mabilan ko sila ng sarili nilang bahay. Sana mapang nai-enjoy nyo yung bahay na natin. Mahal na mahal ko kayo ni Papang. Basta, yun na yun. Yun yung pinaka-proud moments ko kasi nga, masarap, guys, na ibigay yung mga bagay na deserve ng parents mo. Yung makapag-give back ba, masarap sa feeling, guys. Kahit na minsan, talaga, guys, nung binabayaran ko pa yung bahay na yun, talagang 3 jobs para lang mabayaran ko yung bahay na yun. Which is, it pays off. And number 25, I believe this is the last one. I don't know, but I hope this is a last one, or I hope I didn't lose count. But number 25, guys, I am a saver. Naiiyak ako dun, sinisipon tuloy ako lalo. Guys, I am a saver. Kasi nga, guys, hindi naman kami lumaki sa sa yaman. There's a time that na next day we don't know where to get the money to pay bills or where to get the money to buy food for us, for the family. So, kaya, guys, ayoko na siya maulit pa sa future. Kaya talagang kahit na nagsisave talaga ako ng pera. Hindi ako mag-gadget. Ayoko ng mga gadgets. Ayoko ng mga branded na mga gamit. Talagang I rather save than buy all those fancy stuff. Kasi nga, guys, basta ayoko ng bumalik dun sa dati. Ayoko nang maranasan ng pamilya ko yung experience namin nung mga bata pa kami. Hindi naman kami mayaman ngayon, guys, ha. Wala naman, ganun pa rin. Hindi kami ganun kayaman. But we don't have to worry about what we getting, where we getting the money to buy food for the next day. So, nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakapagbayad ng bills. Hindi na kami napuputulan ng ilaw. Which is dati, guys, talagang nakikita na pa kami din sa bahay ng tito ko. Dati. Nandito talaga ako, guys. Nagpursige talaga ako. Kaya kayo, guys, diyan kung ngayon nagsastruggle kayo sa buhay nyo, tandaan nyo, guys, ang buhay ay gulong. Just work hard, pray hard, and basta, mag-pray kayo palagi, at saka gawin nyo yung the best nyo para maiahon nyo yung sarili nyo kung nasaan kayo ngayon. Dahil walang imposible, guys, kung porsigido kayo. Kaya, talagang magpursige kayo sa buhay. And I hope you guys learn from me today. And you guys get to know me even more and even better.
So, kung alam niyo na yung buhay ko, guys, sana na-touch kayo. And guys, this is it. I believe it's 25. I don't know if it's 25, but I guess it's 25. But thank you guys for watching, and I hope you liked it, and don't forget to subscribe and like and share this video and the other videos that I have. And guys, thank you for watching, and I'll see you in the next video. Thank you!